Sometimes I dream that he is me. Got to see that's how I dream to be. Ang Gatorade ay isa nga sa pinakasikat na energy drink sa sports. Sino nga ba ang makakalimot sa Be Like Mike ad ni Michael Jordan na naging household praise sa US pati rin dito sa Pilipinas. Ang Gatorade nga din ang naging official sports drink gaya ng AFL, NFL, MLB, NBA, WNBA at iba't ibang collegiate athletic organizations. Nagkaroon nga din ito ng mga sikat na endorser gaya ni Tiger Woods, isang sikat na golfer, at ni Dwayne Wade na dating player ng Miami Heat. Hey, what's going on guys? Sa lumalaganap na COVID virus ay nakatenggal lang tayo sa bahay at naka-quarantine, samahan mo pa ng sobrang init ng panahon. Lalo na sa mga athlete na babad sa physical activities ay mapapagod at madedehydrate talaga. Kaya naman ay kailangan talaga nila ng energy drink para mapaway ang uhaw ng mga players nito. Kaya ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Ang kwento sa likod ng sikat na energy drink na Gatorade. Bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, UVS TV, para sa mga update ng mga content na gaya nito. Natin ang kwento kung paano ang isang football coach at isang kidney disease doctor ay nakabuo ng isang energy drink na tinatawag na Gatorade. Noong 1965 nga sa University of Florida, ay napansin ng football coach na si Dwayne Douglas na karamihan sa mga players niya ay nagkaka-weight loss dahil sa matinding training at paglalaro. Kaya naman ay nikipag-team up siya kay Dr. Robert Cade, isang kidney disease specialist, para makagawa ng inumin para ma-replenish ang mga athlete. At ito nga ay binubuo ng asukal, asin at electrolytes. Bakit kaya ito ang mga ginawa nilang sangkap sa pagbuo ng Gatorade? Well, ang asukal ay mayaman sa carbohydrates na nagbibigay ng energy sa kumakain nito. Na-improve nga nito ang performance at makarecover agad sa pagod. Ang carbohydrate din ay isang good source of fuel for brain and muscles during exercise. Ang asin naman ay ginagamit para ma-regulate ang mga fluid sa katawan. Tinutulungan nga din nito ang mga cells natin para mag-absorb ng nutrients sa katawan at para maging healthy ang mga muscles at nerves. Ang electrolytes naman sa katawan ay lumalabas bilang pawis kasama ang tubig, kaya dapat ito ding palitan. Ang electrolytes ay kailangan para sa hydration, muscle contraction, at pagpump ng dugo. Kaya laging mayroong electrolyte ang mga sports drink. Yung time na pwede nang i-test ni Dr. Cade ang kanyang invention, ang Gators o ang University of Florida football team ay nagkaroon ng bagong coach na si Ray Graves. Trinay nga nila ito, ngunit ang sama ng lasa. Kaya nagpropose ang asawa ni Cade na lagyan ng lemon juice para sumarap ang bagong inumin. Noong 1966 ay naging inumin na nga ito ng Gators sa mga mainit na practices at hindi lang nabawasan ang weight loss ng mga player. Bumaba din ang bilang ng mga player na na-hospital dahil sa heat exhaustion. Binigyan din ng credit si Dr. Cade sa magandang record ng Gators na 8-2 sa season na yon. Kaya pala tinawag itong Gatorade dahil sa pinagsamang pangalan ng University of Florida football team na Gators at last name ni Dr. Robert Cade. Kaya Gatorade. Share ko lang. Noong 1983 ay na-acquire ng Quaker Corporation mula sa dating distributor nito na Stokely Van Camp Co. At noong 2001 ay naging pagmamay-ari ng Pepsi Corporation ang Quaker. Noong 2011 nga ay kumita ang Gatorade ng $1.3 billion in sales
at isa sa mga nangungunang sports drink ngayon. Isa nga din sa mga notable at influential nito sa pop culture ay ang Gatorade Shower na dati ay tinatawag din na Gatorade Dunk. Nabiglang bubuhusan ng Gatorade na may kasamang ice ang teammate na ini-interview o kaya naman kung nakakuha ng championship ang isang team. Naging tradisyon nga ito sa iba't ibang sports sa US pati na rin sa ibang bansa. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Pwede rin kayo mag-comment kung may gusto kayong i-suggest na gawin natin sa susunod. Thank you and God bless.